Hello mga kalakwacha and welcome back sa aming channel, Art and Less. And in today's video, papakita namin sa inyo ang isa sa pinakamaganda at hidden gems ng Agno Pangasinan. And medyo malayo po yung nilakbay namin. We came from Mangaldan, Pangasinan and we drive around 100 kilometers. And after that long ride is narating namin yung Abagatanen Beach Resort. And napakasulit guys. Bukod sa napakagandang white sand beach, eh napakakonti pa lang ng mga taong dumadayo dito. And marami rin po silang available na beachfront cottages. And kung gusto nyo pong magstay overnight, eh meron din po silang available na air-conditioned rooms. And libre po ang overnight parking. Ayan, napakaganda ng dagat. And halos walang tao nung dumating kami. Siguro ang dahilan is medyo malayo to sa mga towns. And wala pong public transport. So if you want to go here, you must bring your own service. Meron daw time na marami pong guest dito, pero hindi ganun kadalas. So kung enjoy po kayo sa tahimik at private na beach for your family and friends, I highly suggest na bisitahin nyo po itong Abagatanen Beach Resort. Kasama ko nga pala yung family ko and some relatives from the Rivo clan na nakatira dito sa Pangasinan. Si Mama at si Papa, si Dottie na nakababata kong kapatid, si Tita Paring, si Tita Tessie, si Tito Greg, si Kagawad Raymundo at ang kanyang asawa na si Miss Marivel. Inayos lang namin yung mga handa naming pagkain and later magsuswimming na kami. Napakaganda ng weather, tingnan nyo naman yung dagat guys, napakakalmado. And meron din nga pala mga boats na pwede kayong rentahan for island hopping. Tignan nyo naman yung tubig, napakalinis guys. Ayan, di na kami makapaghintay, nag-swimming na kami. Ayan si Papa, ayan si Mama, saka si Dottie. Welcome to Boracay! Uy, sarap ng tubig. Okay, nasan tayo Mama? Sige, Agno Resort, Pangasinan. Agno, yan. Abagatanen Beach Resort. Yan, wala pa halos katao-tao dito guys. Kasi tag-ulan. Kasi tag-ulan, kami lang ang tao. Solo namin yung resort. Yan. Balang araw guys, dadami itong tao dito. Nag-umpisa ito 4 taon na lang. 4 years na daw nag-umpisa. And kaibigan ni Papa yung may-ari ng resort. Carling Barandoc. Gusto niyo pumunta dito? Yung pinakadulok, Carling Barandoc ba yun? Barandoc. Barandoc. Yan. Mayroon siyang Carling. At saka 4 na kwartong room for rent with aircon. Aircon. Meron siyang 4 na kwartong room for rent kung gusto niyo. Overnight. Lagay namin yung contact sa ano, sa description. Okay. At pwede rin kayo magrenta ng mga boat. Ayan, may mga boat doon. Magrenta tayo ng boat dyan. Tapos siguro yung boat na rerentahan nyo, pwede kayong mag-island hopping. Binubuhat. Para kayo na emergency nyo, no? And nakakatuwa yung buhangin, may mga maliliit siyang mga butas. Yung mga butas pala na yan ay tirahan ng mga maliliit na talangka. Ayan, nakahuli ako ng isa. And camouflage siya o yung kulay niya nagbe-blend sa surroundings. And napakabilis niyan, ayan. Nahulog, nakita niyo siya guys. Ayun, ang bilis. Hindi po namin plan mag-overnight, kaya maya-maya uwi na kami dahil mahaba po yung biyahe. But before we leave, we rented a boat for island hopping. Nabalitaan kasi namin na magaganda daw yung mga rocky islands malapit dito sa resort. Ayan, pinagsuot na kami ng life vest for safety. So always remember na mag-demand po kayo o mag-require po kayo ng life vest every time na magbo-boating kayo. Ayan, ready na mga senior citizen. Sila Mama sa si Papa. And of course, si Tita Paring ready na for the adventure. Ayan, kahit medyo nahirapan si Tita sa pag-akyat sa boat, eh game na game pa rin siya sa adventure, kaya no sweat. Ayan, pakaway-kaway pa si Tita Tessie oh, kasi naiwan si Tito Greg at si Kagawad Raymundo. Bye-bye! Bye-bye!
enjoy. Buti na lang magandang weather at wala halos alon. Hindi nakakatakot ang aming boat ride. Sabi ng boat guides, dadali nila kami sa mga rocky islands kung saan makikita yung iba't ibang formation ng rocks at mga kuweba. Sabi nila, the boat tour will last for about 45 minutes to 1 hour. And pwede rin daw kami magpababa sa boat if gusto naming i-explore yung ibang mga shorelines. Ayan, unti-unti na namin nakikita yung iba't ibang klase ng rock formations. Ang ganda niya tignan guys, para siyang sculpture. Kung titignan nyo mabuti yung mga rock formations, makikita nyo or mapapansin nyo na may mga kuweba. Probably tinitirhan niya ng mga paniki or mga crabs or iba pang mga animals. And nakarating kami sa side na to ng isang island. And ayan, napakalaki po ng kuweba. Probably kasya yung buong bangka pag pumasok. Sabi ng boat guides namin is pwede daw kami bumaba ng boat kung gusto namin mag-explore sa island. But we chose not to kasi matatanda po yung mga kasama namin and mahihirapan daw sila. Kaya kung adventurous po kayo, itry nyo po. I'm sure mag-e-enjoy po kayo. Yan, natapos na po kami sa aming adventure. At bago kami umalis is nagpaalam po kami sa may-ari ng resort, si Mr. Carlito Barandoc. And maraming pong salamat for accommodating us. And maraming pong salamat sa lahat po ng nanood. Please don't forget to like this video and subscribe to our channel for more videos like this. See you and God bless.